Anong ako? Baliw ka ba? Bakit? Hindi ba? Paano mo naman sabi na ako? Wala lang. Lahat ng sinabi mo napifeel ko sa'yo eh. Wala akong time para mag-girlfriend. Bakit naman? Gusto mo ba tumanda mag-isa? Baliw ka ba? Ilang taon pa lang tayo tapos sasabihin mo tatanda mag-isa? Bakit? 18 naman na tayo, di ba? Hindi pa ba legal age para magka-girlfriend? Yan din yung sinabi ng kaklase ko dati eh. Oh, ayun naman pala eh. Ngayon, single mom na siya. Ay, I mean naman kasi, hindi naman kayo magiging mag-asawa kagad. Parang magiging kasama mo lang sa buhay. I'm too different para maintindihan mo. Puro kasi kayo landi. Para yung mga walang pangarap. Grabe ka naman sa walang pangarap. Hindi ba totoo? Hoy, someday magiging actress din ako. Pangarap mo ba yun? Oo. Yun talaga kasi yung gusto kong trabaho eh. Dahil walang kasiguraduhan yun, nag-IT na lang ako dahil mahilig din naman ako sa computers. Why won't you go for it? Bakit ka nagda-doubt sa sarili mo? Eh, wala nang nag-support sa akin kahit sino. Boyfriend mo? Na nag-suggest sa akin na mas mabuting kinuha ko na lang daw ang IT kaysa mag-arts and design. You should never listen to anyone, especially kung pangarap mo yung pinag-uusapan. Hindi ko na lang napigilan magsalita dahil naaawa ko sa kanya. Ayoko talaga mag-motivate sa mga tao dahil hindi naman ako related sa kanila. Pero kahit papano deep inside may puso pa rin naman ako. Tingin mo, kaya ko? Kahit sino kaya. Eh ako. I just said na kaya ng lahat. Ayokong marinig yung lahat. Ako ba, tingin mo kaya ko? Yeah, you can even surpass everyone. Ace. Bakit? Thank you. No need for thanking me. Dapat ikaw mismo alam mo na yan sa sarili mo. Magiging isang mabuting husband ka someday. I don't look forward to it. Bakit naman? Ganun ka ba ka-desperate naging successful? Yes. And dapat ikaw din. Pero pwede mo naman pagsabayin, di ba? Having a relationship can damage my focus. Kahit supportahan ka niya? Sa una lang yan. Paano mo naman nasabi na sa una lang yan? Because everyone does. Diba ikaw na mismong nagsabi? Hindi ka dapat nagdidiktik ng kapalaran mo. Ipag-usapan yun. Walang ibang pinag-usapan sa taong may pangarap. Whatever you say. Date na ako. After namin mag-usap nun, saktong palikunan yung daan ng bahay ko. After kumakawi, pinag-isipan ko na mabuti yung sinabi niya. Dahil may sense din naman. Pero kahit sabihin pa natin na pumayag ako magka-girlfriend, wala rin naman ako magugustuhan na kahit sino. At ikikip ko din na wala akong magustuhan para maging focus pa din ako. Uy, asan ka? Nandito sa bahay. Bakit? Mabato ngayon na. Matapos. Ayaw mo ba ako pakilala sa parents mo? Ay, oo nga pala. Buti pinaalala mo. Sige, punta ka dito mamayang hapon. Wait, ano ba tingin mong magugustuhan ng parents mo na suot ko? Di mag-casual ka. Di ba mayaman kayo? Ayaw mo ba na mag-formal ako? Papakilala lang naman kita. No need to bother. Sige. Wala ka bang notes para makadagdag points ako sa parents mo? Bring some fruits. Gusto yun ni Dad. Anong prutas? Orange and apples. Sige. Tawag na lang ulit ako kapag pupunta na ako. For some reason, bigla akong kinabahan sa mangyayari. Hindi ko na ma-explain pero lahat naman to pinlano ko. Siguro, natatakot lang ako na mahuli ako na hindi ko talaga siya girlfriend. Malapit na ako. Sige. Nandito na ako sa harap ng gate nyo. Wait, sunduin kita. Ano? Maganda ba? Nagandahan ako sa suot niyang damit. Naka-oversized siyang long sleeve at malaking jogger pants. Siguro, kumuha to ng idea sa Pinterest. Plus points siya sa aesthetic. Kaso, minus points naman siya sa pinili niyang damit. Nakalimutan niyang nasa Pilipinas siya at sobrang init.
Okay sana damit mo. Kaso pawis na pawis ka. Eh, naglakad lang ako eh. Pwede ka naman mag-girl. Wala akong pera. Dapat sinabi mo. Yaman na. Ta, pasok ka. Wait, kinakabahan ako. Ano sasabihin ko? Just tell him things. Gumawa na lang ng kwento about sa atin. Sasabayan ko na lang. Sige, sige. Pumasok kami sa bahay nun at dumiretso sa kusina. Binigyan ko muna siya ng tubig at medyo nakyutan ako sa ginawa niya. Nagpa-practice siya sa salamin na ekspresyon ng mukha niya. Okay na ba itsura ko? Yeah, okay naman na. Sure ka ah, baka maging negative ako sa dad mo. Wala naman siyang pake kahit sino. Basta magka-girlfriend na ako, masaya na siya. Grabe naman sa kahit sino. Di ba ako maganda? You're... alright. So, hindi ako maganda? Maganda ka. Sige, sabi mo eh. Sige na, sige na. Punta na lang natin si dad sa living room. Sige, una ka. Pumasok kami sa living room nun at nakita ko si dad nanonood ng TV. Dad. O son, bakit? Pakilala ko po pala sa inyo girlfriend ko, si Ada. Hello po. You have a girlfriend already? Sabi ko sa inyo, dad, hindi ako bakla. I need to make sure na hindi ka nakipagkontrata sa kanya. Don't worry po, Tito. Matagal na po kami magkaibigan. How did you meet him? Ay, classmate po kami nung grade 10 pa lang. Pero wala siyang kwentong kaibigan ng babae mo na dati. Hindi lang ako nagkakwenta, dad. Okay. Bakit all of the sudden naging kayo? Siya yung umamin sa akin, dad, na gusto niya ako. Ang kapal? Okay. I see. High school crush mo na pala siya nun before. Opo, matagal na po ako may gusto sa kanya nun. Nakakuha lang po ako ng lakas ng loob this year umamin sa kanya. Parang coincidence na kung kailan tayo nagkaroon ng deal biglang naging kayo. No, dad. Story naman talaga siya dati pa. Inaantay ko lang siya mag-first move. Ikaw pala yung hard to get. Dad. It's a joke. Anyways, hindi ko na ako magtatanong pa na marami. I just only need a last question. Have you already kissed? Dad naman. Opo, Tito. Kinis ko po siya nung tinanggap niya ako nung umamin ako sa kanya. Okay. Prove it, son. Na kayo. Dad, paano ko naman ipuprove na kami? Kiss her. Wait, sexual harassment yun, dad. Dahil wala siyang consent. Ada? Do you give your consent to your boyfriend to kiss you? Opo naman po, Tito. Kinikiss niya nga po ako lagi before umuwi. Oh, son. Narinig mo. At naman si Ada. Porkit sinabi kong sasabihan ko mga kwento niya, pahig naman siya agad dito. Ano, son? Girlfriend mo ba talaga si Ada? No problem. Ada, come here. Bigla naman lumapit sa akin si Ada at pinikit yung mga mata niya. Nagdadalawang isip akong halikan siya pero kitang-kita naman na gusto niya. Malapit na ako sa kanya para halikan siya pero biglang